So mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, meron lang akong isi-share na konting ano, kaalaman. Ito dapat yung ano, diskarte kapag mag-DIY kayo. Itong diskarte na to, applicable to kahit sa ibang pyesa, okay? Pero sa iba, medyo hindi at saka depende rin sa sitwasyon. Kasi ganito mga paps, konting tip lang to. Itong diskarte na to, ito yung isolation method. So ito, halimbawa, bigyan kayo ng sample, maganda sample to. Halimbawa, may naririnig kayong squeaking sound. Alam mo, may kakaibang dunog every time na magpipreno kayo. So ang gagawin nyo ron mga paps, mag-a-isolate kayo isa-isa. Paano ba yung ibig ko sabihin? Siyempre, apat yan, apat na gulong yan. So sa preno natin, apat ring yan, di ba? Ngayon, itry nyo i-pinpoint kung saan yung posible nagmumula yung tunog. Halimbawa, nakikita nyo na nasa likod. Halimbawa lang dito sa side na to. Halimbawa, yun ang hula nyo. Ang gawin nyo, gagamit ka isolation method. Una yung gagawin, medyo matrabaho nga lang. Una yung gagawin, syempre basic, lilinisin at saka i-check nyo yung part na pinagsususpetsahan nyo may problema. So halimbawa, ito yung pinagsususpetsahan ko. Isa-isa lang mga paps. Una ko munang lilinisin, ito. Yan. Saka lalagyan ko ng grasa yung ano yung greasing points yan. Linis check, basta lahat ng basic. Ito yung hulaan ko may problema, di ba? So gagawin ko, ito munang side na to ang titirahin ko. Hindi lahat, hindi literal lahat ng preno lilinisin ko. So ang gagawin ko, kapag ito nalinisan ko na, halimbawa, nalinisan ko na yan, na-check ko na yung ano, adjustment, na-check ko na lahat ng basic. Ang gagawin ko ngayon, ibabalik ko uli yan, saka ko i-test drive. Kung halimbawa na hindi na wala yung problema, andun pa rin yung squeaking sound. So ang gagawin nyo, proceed naman kayo sa kabilang side. Sa kabilang ano, side ng ano, ng preno. So ganun din gagawin nyo, ano nyo rin, check, inspect, linis. Tapos ita-test drive nyo ulit. Pagka-test drive nyo, hindi pa rin nawawala, meron pa rin tunog. So ang gagawin nyo, basic ulit, punta kayo dun sa ano, sa unahan naman. Yun naman ang linisin nyo, itong side na to. Okay? So linisin nyo, check, inspect lahat. Ngayon, pag hindi pa rin nawala, punta naman kayo sa kabilang side ulit. So, ang punto ko rito mga paps, isa-isang inspect, saka isa-isang ita-test drive. Matrabaho, pero sa gantong paraan, mas mapipinpoint nyo kung saan posibleng nanggagaling ang problema. Okay? Ito applicable to sa mga nagdi-DIY. Kasi kapag nagpapalinis tayo sa mga shelo, kaya sa mga kaso, kaya sa talier, syempre, hindi naman pwede yung linis muna to. Tapos, ano, kapit, gulong, test drive. Hindi ganun ang ginagawa eh. Hindi ganun, imposible. Kung may gumagawang ganun, maswerte kayo. So, ang gagawin nila dyan, lilinisin nila lahat ng preno, saka may test drive. Paano kung halimbawang may tumutunog pag nagpapreno, tapos nilinis nila lahat? Okay, nilinis nila lahat yan, na good naman. Although na good siya, pero hindi mo na pinpoint kung saan location nagsisimula yung tunog, yung kakaibang tunog. Hindi mo lang kung dito, sa kabila, sa unahan. So, ganun yung technique mga paps. Applicable din yun sa ano, sa shock absorber, kaso matatrabaho yan. So mga paps, smooth na ulit, wala na uling tunog. So madumi yung kasi yung ano yung rear ano ko, left side ng ano ng preno, yung drum brake ko. Ngayon, so madali ko na pinpoint kung saan nagagaling yung problema. So since nandito na rin lang, lilinisin ko na rin yung kabilang side ng ano ng preno. So paano mga paps, sana may natutunan kayo kahit basic tip lang tong sinabi ko. Okay?